yan. Okay, good evening po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Life Group, ang ating Bible study pag Fridays. Today po ay tatalakayin natin ang Genesis chapter 20. Ayan. Pero po, bago tayo mag-start, mag-opening prayer pala po muna tayo. Ayan. Sino po ang ating opening prayer for tonight? Brother James. Brother James. Hindi mo pa ready. Ready ka mo. Ready ka na. Ready ka na. Next week na lang po ako. Next week na ako ready. Okay. Okay lang. Sino kaya? Ayan. Si Tita Girlie na lang po. Tita Girlie. Opening prayer po tayo. Okay, let us pray. Heavenly yeah. Father, thank you so much, Lord, for this night that we are going to study your word. Mm-hmm. Lord, thank you. Now we have the time. And bless us today, Lord. Bless Pastor Bert as we discuss this topic. Lord God, give him wisdom, Lord God, and give everybody wisdom also, Lord, so that we will be able to understand your word. Mm. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Okay. Okay. Very good. Okay. So, sino po ang nakakaalala ng Genesis chapter 19? 19 Yes. Magandang maganda yung topic natin nung 19. Yung pagsunog ng Sodom and Gomorrah. Yes. Okay. Pag-escape ni Lot and yung dalawa niyang anak kasi yung asawa niya naging asin. Yeah. Yes. Lumingon. Oo. O ano pang ano yung mga natutunan natin from last week? Okay. Ano mga kasi na kasi marami tayong natutunan last week. Yeah. Teka, balikan nga natin. Ano ba yung natutunan natin last week? Natin ay binigyan tayo ng Panginoon ng chance na magbago, makaalis din sa kasalanan, hindi tayo lumingon. No, yun. Yung mga palingon-lingon na gano'n Back on the past. Yun. Yung lilingon ka tapos matagal na tingin. Ako, yun ang mga tingin. Yeah. Ano na pag nakadalawang tingin ka? I know, yung mga gano'n. Yeah. Okay. Ano pa po ang natutunan natin? Nalaman natin na hindi siya yung Trinity, di ba? Kundi si dalawang anghel at saka Lord, parang ganon. So, hindi siya yung Father, Son, and Holy Spirit na dumating dun kina Abraham. Okay? Ano pa ang natutunan natin? Hey James, ano pa yung mga natatandaan natin? Yung nalasing. Yeah. Oh. To prolong the lasing yung daddy nila. To keep their sinipingan ng family. Sinipingan ng anak. At hindi lang isang beses, kundi dalawang beses. Dalawang beses. Magkasunod na araw. Yes, yeah. Anak. O, oh, diba? Kaya dapat huwag kang maglalasing. Sinisado pala, no? Kahit yung kasama mo ay anak mo. Just be drunk with the Holy Spirit, but yes. Not be drunk with the... yeah. Drink moderately. Yeah. Drink moderately. Drink moderately. Okay. Of water. Of water. Yeah. Saka natutunan natin na sobrang wicked ng mga tao talaga doon sa Sodom. Na kahit yung dalawang anghel ay gusto nila. Parang gano'n ako. And dito ata nakipag-bargain din, di ba? Nakipag-bargain si Abraham. Yes. No, si Lot. Si Lot, no?
Para kay Lord. And there are 50 righteous. Pababa na pababa hanggang 10. Pero wala pa rin kasi ilan lang silang ano eh, na-save, di ba? Yan ba yung na-save? Ang parang naging conclusion natin, kahit si Lot hindi righteous. Yeah. Yeah. Parang ganun eh. Sublay din. Sublay din. Once you... Sublay. Your company, no? Yeah, it can, it is. Sabi niya, tell me who your friends are. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tell you who you are. Yeah. Malaking bagay yun, no? Kung sino yung mga sinasamahan natin. Totoo. It will, reflect. No, not only reflect, but it will affect even our, ano, our attitude or our personal life. Ganun ang nangyari kay Lot, yeah. Totoo. Okay. Yeah. At saka yung compassion ng Diyos. Compassion, yes, yeah. Compassion. Kay Lord. Ng chance, no? Yeah. Dahil friend ni God si Abraham. Si Abraham, yeah. Eh, kay, eh, kamag-anak ni Abraham si Lot, parang ganun. So, he had compassion. Despite na, you know, para ang naging ano natin last week is kahit si Lot hindi righteous, sinave mm-hmm. pa rin siya out of him. Yeah. Yes. Okay. And importance of ano rin, nakita natin dito yung intercession, no? Oh, prayer, yes. Yung prayer ni Abraham na intercede with God or on behalf of his ano ba ito? Pamangkin niya ba si ano? Yes. Opo. Si, pamangkin niya. Pero si Mr. Lord. Yeah. Yep. Kung hindi dahil sa intercession, kaya napaka-importante talaga na tayo, pinag-pray natin yung mga kaibigan natin, kapamilya natin. Kasi who else, sino pa nga ba ang magpapray para sa kanila? Yeah. Okay. Yeah. Amen. Yeah. Okay. Yeah. May relationship kay Lord. Ayan. Okay. Okay na po ba tayo? Yep. Okay na? Alright. So, bibigay na po natin kay Pastor Bert. So yeah. Chapter 20. Ginigibaw. Oh, nandito na po tayo, no? Double A ang ano natin, double A or triple A. Ano? Double A. Abraham and Abimelech, okay. No? Yes. Abimelech. So ito ay napakaganda. It contains or composed of 18 verses, I believe, no? At makikita natin dito na here again Abraham was tested, no? How he react, no? Sa kanyang pananampalataya ay makikita natin dito. Okay. Praise God. So let us pray before we nagpray na ba tayo? Nagpray na sister. Nagpray na pala sister girl. Okay, thank you sister girlie. And okay, let's start from verse 1. Sinong siguro sinong verse 1 to ano po? Verse 1 muna siguro. Ah, verse 1, okay. Yeah. Okay. Sinong magbabasa? Mag-volunteer? Okay, magtatawag si professor niyan. Professor, kayo po magtawag. Mag-volunteer na kayo para mabilis yung ano, makarami tayo, sabi nga ni Pastor. Okay, o siguro ako na muna, yung number one. No? Okay po. Or verse one. Hindi, para ano na. Now Abraham, o Abraham na siya dito, ano? Hindi na Abraham, no? Abraham moved on from there into the region of the Negev and lived between Kadesh and Shur. For a while, he stayed in Gerar. Okay, Gerar or Gerar? Gerar. So, makikita natin dito, no? In verse 1, we can see that Abraham is a sojourner, no? Siya ay parang yun, when God called him out in Ur, he start his journey, di ba? From Ur, doon siya tinawag ng Panginoon. And then, from there, makikita natin
na sa kanyang mga dinaanan sa previous chapters, na nakita natin God reveal himself to him and make a covenant with him, no? In Genesis chapter 12, makikita natin nag-start doon na sabi niya doon na he will be called blessed, his name will become great, and many nations will be blessed unto him, no? Sa pamagitan ni Abraham. Okay, so hindi pa pala Abraham noon. Abram, no? And so yung mga past chapters na nakita natin, marami nang dinaanan si Abram, na Abraham na ang tawag natin ngayon sa kanya, mga challenges na dinaanan niya. So from that time on na tinawag siya ng Panginoon, then bakit siya natawag na because of he was called righteous because of his what? Sa chapter 15 na tayo, di ba? Dahil sa kanyang pananalig, no? O sa kanyang paniniwala o nagtitiwala sa Panginoon, it was counted righteousness unto him, no? Yung kanyang pananampalataya. Of his faith, no? So here, makikita natin, now Abraham moved, no? So he's always on the move. Palagi siyang gumagalaw. Bakit? Ano bang pinangako ng Panginoon sa kanya nung tinawag siya sa Ur? Siya ay pinangakuan ng what? A promised land, di ba? So from sila'y bumaba, di ba? Makikita nyo, from Ur, bandang ano yun eh? Bandang somewhere in Iraq. If I'm not mistaken. Then, sila'y umikot pababa, papunta sa going down or south. Kung papunta sa Africa ay sa Egypt, kung makikita nyo yung Egypt. Then upper Egypt, ina-imagine ko lang ha, wala tayo kasing mapa eh. Nandun na yung Palestine, no? Sa itaas. Nandun na yung Canaan o yung old Philistine. At ano bang nangyari? Hello. Nahanap ka kay. Ayun. Baka hinahanap ni Pastor yung mapa. Ayan. Bibigyan tayo ng para makita natin. Okay. Ang ganda naman talaga niyan. Yan ang mga ako. Eh. Dapat old and teka. Old. Map of. Ayan. Journey of Abraham. Ayun. Ito ba yun? Ayan. Check natin. Ayan. Okay. Ayun, nanggaling sila sa itaas. Ano? Ayun yung Ur. Ito yung Ur. Ayun. Ayun. Imagine that, ano? Nag-travel sila ng paitaas, di ba? Then going down. After that, going down. No? Ang layo ng ano? Ng tin-travel nila. But those in that journey, it takes already many years. Marami ng taon ang lumipas, di ba? Wow. Okay, can you imagine that? Naglalakad lang ha, wala pang ano noon, wala pang kabayo. Huh? Wala. Camel. Wala pang ano, wala pang Ferrari, wala pang ano, wala pang Tesla. Wala pang Tesla na self-driving. Tesla, yeah. Yeah. No, naglalakad lang sila noon. Can you imagine that, no? So it takes years talaga kung titingnan yan. Yung gera eh. Ito. Yeah. Yan, nandun. Can you imagine that? Dito sila na. Yan. Ito. Sa Ur. From Ur to gera. Yeah. Malayo yan. Malayo no? Yan. Oo. Hindi lang plain ang dinaanan nila. Mga desierto yan. Mga bundok. No? Ilang. Tubig. Yan. Nagkukrush. That is their journey. Their journey. No? Wow. So si kung makikita natin si Abraham ay sojourner and he's looking for that promised land na pinangako sa kanya ng Panginoon. When he called him, he told him that he will bring him to the promised land. Pero hindi niya sinabi kung saan. But he take that step of faith, di ba? Sa ating Panginoon, he take that step of faith na yun ang naging daylan ng pasimula ng the people of God, the chosen people of God. Okay. Praise God. So verse 1. Okay. So verse
tayo. Okay, before we continue, meron lang akong introduction dito, no? Na just wanted to read this one. Para, so Abraham lives for a trip into the lands of Philistine, no? Tinatawag na Philistine. That is Canaan or Philistines. He repeats, makikita natin sa kwentong ito, no? He repeats again the same mistake sa kabuuan ng babasahin natin ito. Makikita na naman natin na nagkamali na naman si Tatay Abraham, no? Kagaya ng ginawa niya nung nasa Egypt sila, di ba? Sinabi niya na si ano kasi yung pangalan ng asawa niya? Sarai. Yeah, si Mrs. Sarai ay kanya lang pinsan, ay ano, kapatid, no? Previously lying, no? Nag-ano siya, anong lying sa Tagalog? Sinungaling. Kaya nagsinungaling, ano? Kay Sarah, na sabi niya, si Sarah ay kanyang kapatid. So as a result that the king takes Sarah, no? The same thing here. Si Haring, anong pangalan ng hari? Abimelech. Okay, Abimelech, no? From... So kinuha niya si Sarai, no? God. As a result of that, kasi sabi ni Mr. Abraham na kapatid lang niya. No? Okay. When he realized the truth, no? Na si Abimelech na ang identity talaga ni Sarai, nagalit siya, no? At ito'y isinoli. So makikita natin dito sa kwentong ito, okay? So verse 2. Let's see anong sinasabi sa verse 2. Sinong gusto mag-volunteer? Two entry para mabilis tayo. Okay. And there Abraham said of his wife Sarah, "She is my sister." Then Abimelech, king of Gerar, sent for Sarah and took her. Three. But God came to Abimelech in a dream one night and said to him, "You are as good as dead because of the woman you have taken. She is a married woman." Okay. Okay, so... Sinong gustong mag-ano po ron sa verse 2? Nabanggit ko na yun, ano? Verse 3. Sabi doon na naginip, ano? But God came to Abimelech in a dream. So dito makikita natin na ang Panginoon ay he can reveal himself or known himself by ano dream no a dream until now pastor yes okay until now yeah okay hello. Walang sound? Ayun. Sige po. Okay. Oh, sino po ang magbabasa? Nasa verse 3 na po ba tayo? Binasa ko na. Ay, pa pala. Binasa ko na. Okay. You are as good as dead. Pag sinabi sa inyo na Diyos yun, parang, ano feeling? Parang, kasi adultery, di ba? Pag kaganan. Okay, so ano po? Wala ka ng silbi. Like wala na. You're a meat. Yeah. Okay, ayan. So dito na naginip si ano, no? Sinong na naginip dito? Abimelech. Si Abimelech. Okay. So makikita natin dito na God can intervene, no? Even in a dream, no? So dito ay makikita natin na Abraham's Lord intervened to protect Sarah, no?
who had joined the lie of her husband, no? Na dito makikita natin hindi lang si Abraham ang nagsinungaling, kundi kasama na rin si Sarah. Si Mrs. Sarah, you know? Sarah. Na, okay. Hindi siya kumibo. Hindi siya kumibo. Sumang-ayon siya, no? Grabe, no? Okay. Grabe talaga ayon. Na sago siguro. Sige na nga. So dito makikita natin sa ano na he deceived, kasama siya sa crime, no? Kumbaga para siyang anong tawag doon? Anong tawag doon? Accessory. Accessory to the crime. Accessory to the crime. Accessory to the crime. Oh, partnership in crime. No? Partnership. Partnership in crime. Si daw sa husband daw eh. Dad, ang tanong bakit siya? Okay, anong tanong? Ang tanong ko. Nag-agree. Bakit nag-agree? Bakit daw nag-agree si Mrs. Saray? Dahil din nakiusap. Nung panahon nila, wala namang power yung mga babae magsalita. So they will just, parang tahimik lang sila, no? Kasi patriarchal. Yeah. No? Patriarchal nga pala. Yung palang si Tabe, nahimik ka dyan, ha? Tahimik lang din. Mo yung, easy for mo yung ano mo, ha? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Yes. Mga Bereans noon, di ba? Okay. So, Testament, dito makikita natin na even today, yung sabi ni Professor na si Tita Pena, even today, God reveal himself, can reveal himself through dreams, no? So dito ay makikita natin ang Panginoon ay kumikilos, no? Sa maraming kaparaanan, even in dreams. Mm-hmm. Diba sa mga Muslim na no, minsan sa kanilang mga patuto, because of their dream, sa kanilang panaginip, nakilala nila ang Panginoon, no? So dito ay parang makikita natin na itong si Abimelech ay ganun ang nangyari sa kanya. Siya ay nanaginip at pinaalam sa kanya ng Panginoon na ang babaeng kinuha mo, sabi niya, ay mayroon ng pananagutan. So ang akala ni Abimelech, si Mrs. Sarai ay, kasi maganda siya eh, akala niya single. Hello? Sabi nga ni Pastor Jeff eh, parang tulpo ito ah, tulpo. Yung mga binabalitaan ni tulpo, di ba? Parang mga drama. Okay. Pero ito'y totoo, ano? Nangyari ito. So anong nangyari? Binalik ni Mr. Abimelech or King Abimelech. Abimelech. Si Zara. Sapagkat sabi ng Panginoon, kung if you are reading between the line, kapag hindi mo isinoli yan at ginalaw mo, patay ka. Sabi niya, di ba? Yeah. Okay. Patay ka, sabi niya. So, kahit na hindi mananampalataya si Aring Abimelech, ay nakinig siya sa Panginoon. No? Kahit na ito'y sa panaginip lang. So, ganon ka-submissive o ganon siya ka... Mayroon siyang takot. Meron ba siyang takot sa Panginoon? Meron. Meron pala. Takot no? Siya. Pero makikita natin dito na merong pagkakamali kasi si Abraham. Eh, no? Makikita din natin dito kung bakit na hindi niya alam na ang tamang mga taong ito ay may takot pala sa Diyos. Okay. Ano sinabi niya? Sino ba yung nagbasa sa verse 4? Si pastor, si principal. Principal. Ang verse na tayo, verse 4? Verse 3. Oh, verse 4. Okay, basahin na po natin. I will continue, pastor. Sige po. Dialogue ito eh. Hmm. Now Abimelech had not gone near her. So he said, Lord, will you destroy an innocent nation? Did he not say to me, she is my sister? And didn't she also say, he is my brother? I have done this with a clear conscience and clean hands. Mm-hmm. Okay. Ayun. Galing naman. Galing magbasa ni Tito Fe.
Paano tayo nakikinig sa ano? Ang ganda sa tenga. Talaga, professor eh. Pati yung mga question mark. Ang gandang pakinggan eh. Mga intonation. Binasa ko yun dahil dialogue eh. Yung may, ano. Ang galing po ng ano nito. A believer. We fear God. So, a believer fear God. He has to obey. Okay. Ano po yung masasabi nyo dyan? Pareho silang nagsinungaling. Oh. Pareho silang? Nagsinungaling. Okay. Pero totoo naman eh, magkapatid sila sa ina. Mm-hmm. Pareho naman. Sa ina. Okay. But remember, half-truth is still a... A lie. A deception, no? It is not the whole truth, no? Kaya kapag kayo ay sumumpa, di ba? Sasabihin mo, itatas mo yung kaliwa mo, kanan mo. Right hand. Right hand. I will tell, ano ba yung sinasabi? I will tell the truth. I will tell the truth. Nothing but the truth. And so help me God. Help me God. Pero dito, yung kamay ni Sarah at ni Abraham ay parang they're not telling the whole truth, di ba? Sir, good evening po. Half-truth lang. Hi, Pastor. Magandang gabi po. Good evening, good evening. Sorry, sa sobrang excitement kong... Good evening, Pastor Jeff. Good evening po. Sa sobrang excited ko na mag-Bible study ng 8 o'clock. Naidlip ako. Nakahintay. Kasi kanina pa ako naghihintay 7:30. Naidlip ako, sorry. napag-usapan po si Sarah ay ang akin pong iniisip kanina para sa akin mali po sila pareho, obvious naman, pero para sa akin binibigay ko pa rin yung mas mabigat na responsibilidad kay Abraham. Yes. Kasi po lalaki siya eh, tsaka siya po yung leader. Napansin ko po to sa buhay may asawa ko na nung simula po ako nag-asawa, napansin ko na ang aking asawa ay kumikiling kung saan ako pumupunta. Halimbawa po, kahit sa mood eh. Halimbawa, mainit ang ulo ko, mainit din ang ulo niya minsan. Or pag masiyahin ako, masiyahin din siya. Napapansin ko yon, pati doon sa mga bagay na aming pinagdidesisyonan, madalas lagi niyang kinoconsider muna kung ano yung sa palagay ko. Lagi niya ako tinatanong, ano sa palagay mo? So, napakalaki ng respeto ng mga babaeng asawa sa kanilang husbands. So, as a leader na inilagay ng Panginoon, sabi nga, parehas tayo ng, ng responsibilidad. Parehas tayong may karapatan. Pero, kumbaga sa parang kabayo, ikaw lang yung nasa unahan, ikaw lang yung nagdadrive ng kabayo. Para sa akin, ano, talagang kaya humantong sa ganitong hindi magandang sitwasyon na parang ang pwede nang ipatulfo tong si ano Abraham eh. Para sa akin, kung may percentage, sasabihin ko siguro 75% kay Abraham, 25% lang kay Sarah. Hindi naman sa pinagtatapan ko si Sarah, pero sa panahon na yan, medyo powerless ang babae. At saka kahit naman sa panahon ngayon, kung sakali man may maling desisyon ang gagawin ng mag-asawa, ibibigay ko pa rin yung malaking porsyento sa lalaki dahil panawagan niya na i-lead ng tama ang pamilya. So magandang ano rin to, magandang kumbaga paalala sa ating mga lalaki na ama ng tahanan, may asawa, na bawat desisyon natin ay may malaking impact sa pamilya natin, sa mga anak natin. No, halimbawa, wag nating galangin ang asawa nating babae. Makikita ng mga bata yan, hindi rin nila gagalangin ang nanay nila. Diba? Pero pakitaan nyo ng pagmamahal yung asawa nyo. Ganun din, mamahalin din nila yung asawa nila. Saka hahanapin nila pag nag-asawa rin sila na someday, gusto nila yung pagtitinginan yung dalawa. So, yun lang para sa akin. Medyo mabigat talaga ang kasalanan ni Abraham dito. Medyo sabit si paring Abraham. Thank you. Okay. Nasa verse, ano na tayo? Anong bang binasa ni Professor? 4 and 5. Okay, nasa 6 na tayo, no?
Okay. Verse 6. Sino pong gustong bumasa ng verse 6? Oh, 6. Verse 6. Okay. Ako po. Oh, ah, Sister Marian. Ay, magandang gabi po. Sige po. Magandang gabi Marian. Po. Then, verse 6. Then God said to him in the dream, huh? Yes, uh-huh. I know you did this with a clear conscience, and so I have kept you from sinning against me. That is why I did not let you to touch her. No. That's it. Yeah. 7. Seven. Now return the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. But if you do not return, her, you may be sure that you and all who belong to you will die. Oh yeah, yun. Meron palang ano? Meron consequence, ano? Condition. Okay. So nasa panaginip pa rin sila, no? Kasi sabi niya doon, then God said to him with a clear conscience, a dream, ano? And so I have kept you from sinning against me, that is why I did not let you to. Yeah, kasi sabi doon sa verse 5 na si Abimelech kay sabi niya nangatuwiran, you know? Sabi niya hindi niya ano sinabi niya dito? Kasi sabi niya, he is my brother in the integrity of my heart. No? Sa verse 5, sinabi niya doon. Meron siya sinabi doon. Na, six. I have done this with a clear, ano yun? Conscience and clean hands. No? Sa ibang translation, meron siya sinabi doon na sabi niya, in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this, no? Kaya dito sabi niya na hindi niya ginawa yon, no? Hindi niya ginalaw si Sarai, no? Sarah. Then sabi ng Panginoon sa kanya, yes, I know, sabi ng Panginoon. You did this with a clear conscience, so I have kept you from sinning against me. So yeah. Sino ang nagano sa kanya? Bakit sabi ni Abimelech, hindi niya raw ginawa, pero merong sino ba talaga? No? Si Lord po 'yung nagsasalita, Pastor. Oh, yeah. Yeah, si Lord, no? So gusto kong sabihin ng Panginoon din ang gumawa kumbaga ng kaparaanan para hindi magawa kung anumang hindi maganda ni Abimelech kay Sarai, di ba? So sabi niya rito na, yes, I know you did this with a clear conscience, and so I have kept you from sinning against me. No? Nakita niyo po yon? Yeah. It's, Okay. Sige po. Ano pong masasabi niyo doon? I think si Abimelech. Abimelech. Yeah. He's a Godman too, Pastor. God loves him. Otherwise, he's not going to hindi siya magpapakita sa dream ng ni Abimelech para bigyan ng warning ni God. You know? Otherwise, na-touch na niya si Sarah kung hindi nagpakita ang God sa kanya o nagbigay ng warning. Ibig sabihin, God loves him. He's a godly man. Oh. Pero alam God natin. God is also protecting Abimelech to, para hindi siya magkasala against God. Okay, pero tandaan natin, hindi mananampalataya si Abimelech, no? Pero para makikita natin dito, kagaya na sinabi ni Sister Marian, ay pero talagang, kung hindi siya nananampalataya, Pastor, hindi niya susundin sa utos niya. So, diba? Meron siyang, parang nakikita natin, meron siyang takot sa... May takot siya sa Diyos. Diyos. Yeah. Pero dito, makikita din natin, ang Diyos mismo is the one who restrained him
not to do such thing, na to violate Sarah at magkasala sa Diyos, ano? Ang Diyos mismo ang gumawa ng kaparanan. God himself restrained Abimelech, no? To do such kumbaga crime ito sa harapan ng Panginoon, no? At least diyan, Pastor, ano, clear yung kumbaga clear na sinabi ng Lord na kumbaga that is why I did not let you touch her, 'di ba? Yeah. Pero sa previous na binasa natin kay Pharaoh, hindi naka-specific doon. Tsaka matagal siya sa palace eh. Kumbaga it's possible na naging asawa na talaga siya. Pero siyempre kung titingnan mo naman base dito sa pattern na to na pinoteksyonan ng Diyos si Sarah, I'm thinking doon sa side naman na malamang hindi rin ginalaw ni Pharaoh o hinayaan ni Lord na galawin ni Pharaoh si Sarah. Mm-hmm. Kasi pinoproteksyonan niya din si Sarah. Kumbaga, hindi naman din talaga siya yung ano eh. Kumbaga, hindi may problema. Kumbaga. Mm-hmm. At saka, Pastor, maalala ko lang. Is this really a case of adultery ba? Mm-hmm. No. Kumbaga, sa sitwasyon natin ngayon, sa panahon natin, this is clear adultery, 'di ba? Pero tatandaan niyo po na ito ay ang panahon na to ay pre-Mosaic law. Ang ibig sabihin, hindi po ito panahon pa ni Moses na kung saan ay meron ng Ten Commandments about thou shalt not covet thy neighbor's wife or thou shalt not commit adultery. At tandaan niyo po, ang mga hari ay may karapatan o kahit di ka hari, basta ano ka, leader ka ng isang flock or tribo o kagaya ni Abraham, may karapatan kang gustuhin kung sinong gustuhin mo dahil nga ang babae ay hindi naman nila co-equal during that time. In the case of Hagar, it's a clear adultery on our time, pero sa time nila, hindi. Di ba? Kumbaga, hindi adulterous dahil ano eh, pinayagan pa nga ni Sarah eh. Di ba? So, ibig sabihin, in their perspective, hindi po ito adultery. Pero bakit, bakit pinoteksyonan ng Lord na si Sarah at hindi niya inayaan na may mangyari or maging adulterous relationship. Clear na clear po kasi na pinoproteksyonan pa rin ng Lord si Abraham. Yeah. Pag mali na, di ba, nandun pa rin yung proteksyon at pagmamahal ng Diyos. Ngayon, bakit? Ba't ganun si Lord? Kasi nga, siya ay isang Diyos na hindi tao na nagsisinungaling. Dahil sinabi niya, poproteksyonan kita, mamahalin kita, pagpapalain kita, kahit na sa minsan sa kabuktutan ng ating pag-iisip, nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos at patuloy pa rin siyang pinoproteksyonan. No, kahit na nagiging selfish pa siya. Yeah. No, kasi alam niya naman, itutuwid niya rin naman eh. So, pagandang paalala rin to na minsan, madami tayong maling naiisip, maaaring maling mga naging desisyon sa buhay. Pero lagi nandyan yung Diyos sa inyo para umalalay sa atin. So this is not an adulterous perspective, no, para sa kanila. Dahil nga ng time na yon, anything goes pa rin. Eh. Pero ito ay dahil ayaw madungisan ng Panginoon yung lahi na pagmumula ng Panginoong Jesucristo. No, at ayaw niyang magkaroon ng problema si Abraham kahit na si Abraham mamali. Yeah. Tama po 'yun na sa sinabi ng ating punong pastor na the covenant that he made with Abraham, yung pangako niya ay ito'y kanyang iningatan sapagkat ito'y pinagbili niya kay Abraham at kay Sarah, ano? Hindi niya ibinibigay kanino man kahit na kay Haring Abimelech. Okay. So ang pangako ng Panginoon, ito ay kanyang yung covenant. Ano ba yung covenant sa Tagalog? Anan. Ano yan? Tipanan. Yung tipanan ay kanyang ginagalang, no? Tsaka Pastor, ano ha, ma-appreciate natin dito na ang pagiging just ni Lord. Mm-hmm. J-U-S-T. Kasi kahit na itong si Abimelech ay sabihin nating hindi mananampalataya or sabihin natin na crooked king halimbawa. Mm-hmm. No, pero since hindi niya naman talaga din alam
kita mo yung pagiging just ng Panginoon. O since hindi mo alam, ni-spare kita. Diba? Hindi mo alam eh. Niloko ka eh. So ang Panginoon, hindi siya natingin na, o oh, ito lang ang ano, hindi, ito lang, halimbawa, mali si Abraham, proteksyonan ko pa rin. Kasi si Abraham, may covenant kami. Kaya Bimalek, wala naman ang covenant dyan eh. O nagkamali pa, o sige na nga, pananagutin ko yan. Hindi eh. Just pa rin ang Panginoon. Kumbaga kung kahit ang masama kang tao, since hindi mo alam at clear conscience na talagang nagawa mo, hindi mo alam, eh, hindi ka niya pinapanagot. So, di ba, makikita mo ito yung pagiging just niya na sa mga tanong na, Pastor, eh, paano yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos? Mm-hmm. Di ba? Di ba sila, I mean, 1 billion yung tao sa India, 1 billion yung tao sa China. Hindi ba sila, ano, hindi ba sila, di ba, parang hindi naman just mm-hmm. ang Panginoon na porque hindi nila tinanggap si Jesus, eh, mapupunta na sila sa hell. Pero clear din po dito, no, na sa pamagitan ng panaginip, kinausap niya si Abimelech. Na kung wala man nakapuntang misyonaryo o nakapagpahayag ng salita ng Diyos sa isang tao na liblib na lugar, ay naniniwala akong kinakausap sa liyan ng Panginoon at binibigyan ng pagkakataon na pumili. Yeah. Apo. Okay. Amen. May napansin din po ako, Pastor. Sige, Brother Aldrin, ano po yung ano niyo? Kaya po siguro nangatwiran si Abimelech na Lord, bakit niyo naman sisirain ng isang inosenteng nation? Parang siguro nabalitaan niya po yung sa ano sa Sodom and Gomorrah kaya natakot po siya. Yeah. And that's possible, yeah. Mm-hmm. Yes, possible, yeah. Good. Ako pa sir, may tanong din. Oh, yan. Okay. Hello? Yeah. Hello? Yeah. Sige. Ang tanong ko po, nawalan ba ng tiwala si Abraham kay Lord? Di ba poprotektahan naman siya? Baka siya natakot. Natakot sa tapos ganun na... Okay, malalaman natin yan sa mga susunod na verses. No? Ah, okay. Makikita natin. Okay. Bandang 11, makikita natin yan. Okay. Anong verse na tayo, Pastora? 7. 7? Okay. 7 and 8. Okay. Sinong gustong magbasa ng 7 and 8? 8 na po tayo, 8. Natapos na po tayo sa 7. Sa 7? Opo. Hindi pa ata. Hindi po ba? Hindi pa. 7 muna. 7 and 8. All who belong to you will die. Ayan, nabasa na po natin to eh. Pero sige, ulitin na rin po natin. Now, sinong gusto magbasa noon? 7? Okay, sabi po rito, I will read it for you. Now return the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. But if you do not return her, you may be sure that you and all who belong to you will die. Ah, meron ito na yung ano, no? So dito, meron tayong teaching dito, no? Sabi ng Panginoon sa kanya, dapat mong ibalik ang asawa niya, no? Si Sarai kay Abraham, sapagkat ang taong yan ay isang propeta. Okay, nakita natin dito. For the first time, no? Sinabi dito na si Abraham is a prophet. Okay, ano ba yung prophet or propeta? Spokesman ng God. Events. Okay, a spokesman of God. Yeah? Speaks of the future. May dalawa pong pagkakilala natin sa propeta. Na una-una, yung sikat na pagkakilala natin na a person who tells the future. Kumbaga, meron siyang visionary gift, meron siyang gift of or kapasidad na interpret ang kinabukasan. Pero may isa pong klase ng propeta na tinatawag din propeta ay yung mga tao na man of God, no. Mawa si Jesus was called a prophet. No, kumbaga, pagkakilala ka sa lugar nyo na
na malapit sa Panginoon, ang tawag sa iyo ay prophet, no? Mm-hmm. Bukod-bukod doon sa gift ng prophecy, parang ganun. Kumbaga futuristic, merong kumbaga merong kang kinalaman sa future. Obviously si Abraham meron. Dahil yung gift, dahil yung kanyang panghako ay binigay niya kay Abraham. So that's why he was called a prophet. So two sides yun, kumbaga. Dalawang ibig sabihin. So dito ay makikita natin na is a prophet and a man of prayer, di ba? Prophet, yun nga, sabi ni Pastor, namamagitan siya sa mga tao at sinasabi yung mga kalooban ng Panginoon, no? Sa either in the future o naman yung mga mangyayari. Mm-hmm. Saka po, Pastor. Time, yeah? Opo, Pastor, kasi natatandaan nyo si Abraham, siya yung pinili ng Diyos during mm-hmm. his time na nakitaan ng faith, no? Tapos mapansin nyo, tuwing si Abraham, nomads kasi sila, kumbaga palipat-lipat ng lugar, yeah. Tuwing mag-establish sila ng tent or campsite, ang una niyang laging ginagawa, di ba, nagtatayo siya ng altar for God. Yeah. Di ba? So nakikita agad ng mga tao na this is not only our political leader, or our mga landlord or ating boss, pero siya rin ang ating spiritual leader. So prophet is a person who can tell the future or have a gift of telling the future or interpret the future, but also a prophet during Abraham's time, no, ay ito yung mga tao na kilalang malapit sa Diyos. So kumbaga, pag tinawag kang prophet, hindi ibig sabihin na Jeremiah agad or Daniel agad or Micah agad. Kumbaga, it's about a person na may ugnayan, malapit na ugnayan sa Panginoon. Parang si Samuel, di ba? Ang tawag din kay Samuel ay prophet. Yeah. Di ba? So, parang ganun. Ano pang makikita natin sa kanya dito? Maliban dun sa nasabi ni Pastor, nakita natin na siya ay prophet. Dito, meron siya sinabi dito, and he will pray for you. So, isa rin siyang, intercessor, no? Intercessory. And he will pray for you and you will live. So siya ay isang a prophet and masasabi natin parang ano siya, no? Na prayer warrior siya. Amen. So bakit natin ano ito? Kung magtitingnan natin dito, sabi niya ipagpe-pray si Abimelech, no? Sabi niya, galangin mo siya, siya ay propeta ng Diyos, at ikaw ay kanyang ipapanalangin. Bakit? Ano ba yung nangyari dito kung titingnan natin? Ano bang nangyari o mangyayari? O meron nang nangyari, no, na makikita natin? Kasi parang meron ng curse, no, na o punishment na masasabi natin kapag hindi niya binalik, no? So, yung mga babae, kung titingnan natin dito, sabi niya on this sila hindi magkakaanak, no? The God will close their womb, or sabi niya dito sa uli, you will die, no? Mamamatay ka. Okay. So, ano pong madadagdag niyo dito? But if you not ako, Pastor. Okay, miss yun yun. Ako si James. Oh, James. Ang masabi ko lang po dito sa verse na yan, malaki ang panghihinay ni Abimelech kasi parang gusto niya si Sarah, kasi pwede rin sabihin na okay, gusto ko siya, tapos kaso may pag-ari na pala na siya ng iba, madali naman siyang ibalik, tapos kumuha na lang ako ng bago. Pero sa kanya parang kailangan, parang beating sa kanya, parang kailangan pa niya na parang hindi niya mabitaw-bitawan si Sarah, siguro sobrang ganda niya or something. Malaking panghihinayang yan. Ah. Okay, ano masasabi niyo sa sinabi ni Mr. James? Pastor James. Amen. Haba ng hair ni Sarah talaga. Galing. Haba ng yeah. Hair. Ano, haba ng hair ni Sarah. Ano po inyo yung sabi niyo doon na nanghihinayang daw si Haring Abimelech? Marami naman magagandang babae pa na ano, di ba? Siyang katangi-tanging ano, kakaiba parang ganyan. Okay, you imagine ilang taon na ba si Sarah dyan? Oh, pati yung edad din niya.
Ha? Kasing edad ni... Hindi. Almost 90 na po siya niyan. Almost 90. Almost 90 na siya dito. Opo, dahil 90 siya magkaka, no, mabubuntis, di ba? Pero maganda pa rin, ano? Oo. Parang si tita, 90, maganda pa rin. Pero gusto niyo sabihin, kay tita pe, pwede pa. Okay. Okay. Okay, let's move on. No? Anong verse na tayo, Pastora? Verse 9 or verse 8? Yeah, 8. Okay, we will read verse 8. Okay. Si Malaya daw, okay. Mag-volunteer si Malaya. Si Malaya, asan? Okay, ayan, verse 8. Verse 8. Early the next morning, Abimelech summoned all his officials. And when he told them all that had happened, they were very much afraid. Then Abimelech called Abraham in and said, "What have you done to us? How have I wronged you that you have brought such great guilt upon me and my people? You have done things that could never be done." Can they hear you? And Abimelech, And Abimelech asked Abraham, "What was your reason for doing this?" Ayun, no? What was your reason for doing this? Okay. So early next morning, nagising na po si Haring Abimelech. Okay. Anong nangyari dito? Okay. Tinawag niya ang kanyang mga servants. So nagising na po siya. Ano po dito? Umaga na siguro dito or even in the middle of the night, nagising siya sa kanyang panaginip, ano? Anong nangyari? Ano pong nangyari? Abimelech, tinawagan niya lahat ng kanyang mga opisyal, no? Officials. At sinabi niya yung patungkol sa kanyang panaginip. And when he told them all that what had happened, they were very what? Frightened. Much afraid. Okay. Frightened, afraid. Then, tinawag niya si Abraham, no? And said, "Ano ang ginawa mo sa amin, no? Hindi lang sa kanya, sa lahat, no? Kumbaga sa kanyang kaharian. How have I wronged you? Ano bang nagawa ko sa iyo?" Sabi niya, "Na nagawa mo itong bagay na ito, no? Brought such guilt upon me and my kingdom," ayun ang kanyang kaharian. Okay, ano po yung masasabi niyo dito? Okay. He confronted Abraham. So makikita natin dito, no? He confronted not only Abraham, but he confronted the king or the prophet of God, no? Makikita natin dito, the prophet against the king, no? Okay, ano pong sinabi niya dito? Tested the grievous nature of Abraham's action, no? Yung mga ginawa ni Abraham, parang sinita, tama ba yun? Sinita siya ni Abimelech, no? Yung mga ginawa ni Abraham, mga tinagong mga, ano yun? Sinungaling. Sinungalingan, no? He confronted him. So, ano bang makikita natin dito? Parang natakot na si Abimelech kasi yung previous event, yung Sodom and Gomorrah, kasusunog lang. Kaya bakit nandito to? Mamaya sunugin na naman tayo. Yeah. kaya niya siguro pinulong lahat ng mga niya servants. So, hirap na madama. Hirap. No, baka masunog din sila, no? Kasi yung Sodom. Powerful to. Mga powerful tong mga taong to. Yeah. I remember there's also a story in the Bible na naririnig nilang nila yung mga hari ng Israel ay they were already shaking, di ba? Nanginginig na sila sapagkat alam nila yung kanilang Diyos ay makapangyarihan, no? Yes, tama yun yung sinabi ni Sister Girlie kasi ang nabalitaan siguro nila, no? I believe yung sa Sodom and Gomorrah, no? Okay. So
Tsaka pastor, diba sabi sa Bible, touch not the anointed one. Yes. Okay. Touch not the anointed one. Okay. Yeah. Pero dito parang it's a very humiliating rebuke, no? Yung parang si Haring Abimelech ay sinabihan si su propeta Abraham, no? Ano bang ginawa mo sa akin, sabi niya, no? At aking kaharian, no? I-rebuke him, no? Okay. See, he's not doing bad only kay Abraham, kung hindi sa Panginoon, kasi representative niya si Abraham eh. Yeah. Yeah. Kasi ako na experience ko po nung dati nung sinimulan natin ang AO1 Church of the Nazarene. May nagsabi po sa akin na ano na hindi tatagal yung simbahan at magko-close din. Oh. No, kasi kumbaga parang hindi siya naniniwala na magiging effective. Mm-hmm. Ayun, tumayo po yung simbahan niya yung nag-close. Oh, diba parang, kumbaga kasi, it's not, kumbaga kung it's yeah. not about ill-wishing sa tao. Yeah. Pero you're ill-wishing doon sa plano ng Diyos. Mm-hmm. O pagka nagalit ka dun sa representative, you're violating yung nga, in touch not the anointed one principle. Kumbaga, hindi lang yun, nagkaroon pa siya ng sakit na hindi maintindihan. Hindi mo yung... No? So yung sakit niya, hindi makita ng doktor kung ano yung sakit niya. So kumbaga, no, kumbaga, in his heart, parang ayaw niyang maging progressive yung isang maliit na simbahan. Tapos sabi niya nga magsasarado yan, sabi niya ganun. Mm-hmm. Tapos nangyari, nagsarado yung simbahan niya. Simbahan. And then yung AO1 lumago, 'di ba? So yeah. Kumbaga, kaya mag-iingat tayo sa ano, sa pagsalita or pag-iisip ng hindi maganda lalo na sa plano ng Diyos, no? Maging masaya tayo na ang isang ministry ay lumalago. No, huwag tayong mainggit or huwag tayong maging kumbaga palapuna or ano pa man. Kumbaga bagos ipanalangin natin na kasi ano yan eh, sa Diyos yan eh, hindi naman yan tungkol sa tao. Yeah. Para pong do not hinder the blessings. Yes. Okay. Huwag kang mamagin sa mga pong ganun. Sa ginagawa ng Panginoon. Yeah. Mm-hmm. Okay. Praise God. Let's continue. Verses, ano na tayo, Pastora? 11 to 13. Okay. Kindly read the next verses. Sino po yung hindi pa nakapagbasa? Ako po ang mabasa. Ay, sige po si Aldrin. Go, Aldrin. Aldrin. Sige po. Abraham replied, I said to myself, there is surely no fear of God in this place, and they will kill me because of my wife. Besides, she really is my sister, the daughter of my father, though not of my mother, and she became my wife. And when God had me wander from my father's household, I said to her, this is how you can show your love to me. Everywhere we go, say of me, he is my brother. Okay. Oh. Oh, ito na. Yung usapan na pala sila. Yeah. May usapan pala. Half sibling. May usapan. Kaya naman pala sunod lang ng sunod si Sarah. Ah, pala, oh. Yeah. Ah. Ito na yung kasagutan, James. Asan si James? James, nandiyan ka pa ba? Opo, opo. O, ito na yung tinatanong mo kanina, binasa ni Brother Aldrin, ano? Sabi niya dito, yung titingnan natin yung pinakauling question niya sa verse 10, kay Abimelech, kay Abraham, what was your reason, sabi niya, for doing this? So yung mga reason kung bakit niya ginawa yon, nandito na yung binasa kanina, ano? Una, there is no fear of God in this place. Yun. So, parang Sodom din. So sabi niya, sa kanyang pag-iisip, no, ang mga tao dito ay mga walang takot. Walang takot sa Diyos, no? Pangalawa. Ano ba yung pangalawa? They will kill me because of my wife. Kasi nga sobrang ganda niya. Okay, siya ay natatakot na siya ay papatayin, ano? Natakot siyang mamatay. So lumalabas talaga, Pastor, hindi to perspective ng adultery sa kanila. Sa atin, obviously, perspective ng adultery. Pero sa kanila, power trip to eh.
Kasi nga, ungodly yung place, walang takot sa Diyos, yung mga tao. Kapag kumuha sila ng babae, ibibigay sa hari, okay lang yun. Ngayon, kapag may humadlang dahil may asawa, patay na lang yung asawa para dalaga na. Alam niyo, para byuda na. So, napaka ano, walang konsensya mga tao talaga to. Hindi man nanampalataya, obviously. So, pero dahil nga just ang Panginoon, kahit na masama kang ang tao at hindi mo naman din nga talaga alam, clear conscience ka, kita nyo, pinaligtas sila ng Panginoon. Hindi sila binalikan. Na-appreciate ko lang talaga na just ang Panginoon. Kasi naaalala ko nung mga panahon na hindi ko pa siya kilala, marami rin akong decision sa buhay na dapat in-eliminate na ako ng Diyos. Pero hindi. May future siya, nakikita eh. Kumbaga, poproteksyon ng kita kahit hindi ka man nalampalataya sa akin, kahit na kung ano-ano pinagagawa mo sa buhay. Kumbaga, kasi may plano ako sa iyo. Parang ganun. Okay. So ito yung mga dahilan, no? Nakikita natin kung bakit siya nag-lie kay Abimelech. Takot siyang mamatay. Si Pastor, nung kay Pharaoh, hindi naman binanggit yan eh. Na she really is my sister, the daughter of my father. Kung kasi specific, di ba, binasa natin word for word. Walang ganyan eh. Diyan niya lang specifically binanggit. Yeah. Although noon, naalala ko pa nga, hinuhulaan natin sino ang nanay ni Sarah. No? Kumbaga parang we're looking at most probably pareha sila ng tatay, iba ang nanay. Ayan, lumabas nga. Yes. Sinabi na mismo ni Abraham. Ano talaga sila. Pero dito makikita natin, Pastor, na Abraham have done these things, no? To save himself, no? And makikita rin din natin dito na he use yung ano, yung ploy o yung rod, no? To protect himself. But we know that God can provide this protection, no? And his safety. Kahit hindi niya gagawin yun kasi God is watching him, no? Sir, maganda yung tanong ni ano ni Bishop James. Yeah. Bakit ginawa ito ni Abraham? Diba? So ang sagot nga, yan yung rason ba't niya ginawa yan. Yeah. Pero may mas magandang tanong, bakit mo ginawa ulit? Yeah, for the second time. Kasi ang tanong ni James kanina, bakit niya ginawa? Eh wala ba siyang tiwala sa Diyos? Yeah. 'Di ba? Mas magandang tanong, bakit mo ginawa uli? For the second time. Napatunayan mo na nga nung first time, yeah, na proteksyonan ka. Ano ba 'to? Inaabuso mo ba 'yung proteksyon ng Diyos? 'Di ba? Parang hinang palaisipan eh. Bakit mo inulit? Alam mo naman na mali. Yeah. Parang pattern. Force of habit. Mm-hmm. Nagiging pattern of sin. Parang alam po niya na poprotektahan pa rin siya ng Panginoon kahit o papatawarin pa rin siya ng Panginoon kahit nagkasala siya ulit. Mm-hmm. Pero merong ano doon, merong remember that Abraham is a spiritual man, no? Titingnan natin. Hindi siya bagito dito, may edad na, mm-hmm, and yeah, marami na siyang pinagdaanan at marami nang pinakita sa kanyang Panginoon. And yet, Pastor, no? Pastor, bilang leader po, yeah, ay tinitingnan siya ng kanyang asawa. So kung anong gawin niya, gagawin din ng asawa niya. Kita niya na in agreement si Sarah. Yeah. Mm-hmm. At bilang leader ng kanyang tribo or maliit na bansa, tinitingnan din siya ng mga tao niya kung paano siya mamuhay. Kasi nakita ng mga tao niya na prayerful siya, nagtatayo siya ng altar, he's a man of God, he's a man of faith, visionary siya. Sinabi niya sa tao niya, tinawag ako ng Panginoon, pupunta tayo sa promised land, sumusunod lahat ng tao niya. Kasi nakikitaan siya ng pagmamahal sa Diyos at bilang isang mananampalataya. So in good times at in good behavior, susunod ang tao sa iyo. Pero tandaan nyo, kapag ka mali din ang mga desisyon mo sa buhay at mali ang pamumuhay mo, susundan ka rin ng tao kagaya ng bansang yung hawak ni Abimelech. Eh, since masama siya, masama rin yung mga tao. Diba? Eh, since masama yung hari ng Gomora at ng Sodom, masama rin yung mga tao. So, depende sa leader. Kung ang leader ay masama, masama din ang tao. Dahil sumusunod lang naman sila eh. Diba? Yeah. So, napakalaking responsibilidad nito na
lalo na sa atin na nasa leadership position, na kapag ginawa na, culture shaper tayo. Tandaan niyo si Abraham, wala siyang exhibit A na pupuntahan. Siya ang exhibit A of Christianity. Dahil wala pa naman eh, di ba? So, culture shaper siya. Kapag nag-create siya ng culture na tama, susundan yun ng bansang Israel at saka ng bansang Arabo. Pero kung gumawa siya na mali, susundan din yun. Kasi may hand-me-down din yan. May hand-me-down ng tama, may hand-me-down ng mali. Yeah. Eh, mapapansin nyo, ito si Abimelech, babangon uli yan sa mga susunod na chapter na nababasahin natin. Eh. Tapos same situation na naman yan. Yeah. Di ba? At anak din ni Abraham ang gumawa. Di ba? So saka na natin pag-usapan yun. Abangan ang susunod. Abangan. So here, so makikita natin dito na parang si Tatay Abraham yung pananampalataya niya parang na-chat fully developed ba, no? Because of instead of standing on the promises of God, as if he's taking the path of instead of faith, parang makikita natin yung fear nasa kanya pa rin, di ba? Okay. Pero titingnan po natin sa mga susunod na verses. Okay, verse 14 hanggang, ano ito, Pastora? 16? Okay, 16. Next, sino pa pong hindi nagbasa? Okay, sige po. Hello? Sige po. Sino po yung nagbabasa? Ako na po. Ayan. Okay. Then Abimelech brought sheep and cattle and male and female slaves and gave them to Abraham. And he returned Sarah, his wife, to him. And Abimelech said, "My land is before you. Live wherever you like." To Sarah, he said, "I am giving your brother 1,000 shekels of silver. This is to cover the offense against you before all who are with you. You are completely vindicated." Okay. Praise God. Okay. Parang makikita natin dito na umiitan na naman si Abraham. Oo. Kasi because of this king, no? Ay very generous. Parang ganyan din kay Pharaoh, di ba? Kumita yeah, siya kay Pharaoh. Nadagdagan yung kumbaga yung kaharian ni Mr. Abraham, eh, Tatay Abraham, eh, nadagdagan, ano? Dahil sa makikita natin dito sa attitude or generosity of King Abimelech, no? Ano bang sinabi niya, Pastora, din sa binasam niyo? Na bibigyan siya ng mga sheep and cattle, mga slaves, silver. Oh. Okay. Tapos ano daw, live wherever you like daw, o oh, diba? Oh, yeah. Yeah. Oh. So binalik niya ang kanyang asawa, o tapos binigyan pa siya ng ano 'yon, pabawon, ano? At ibibigay ko, "My land is before you." Sa kanya ba talaga yung land? Kay Abimelech ba talaga? Actually, okay. Pero alam natin yung covenant ng Panginoon sa kanya, di ba? "I will bring you to the promised land." Ang lahat ng nakikita niya ay sa kanya. As far as his eyes can see, no? Kahit na yung lupay ni Abimelech, eh, actually, hindi kay Abimelech yun. Wala naman siyang titulo. Wala siyang titulo. Okay. O sige po, ano pong may dadagdag niyo dito sa binasa ni Pastora sa 14, 15, and 16? Eh, ako, Pastor, na na-realize ko lang na kahit na nagkamali tayo sa Panginoon, hindi kasi promise breaker ang Diyos eh. Yeah. Sinabi niya na, kumbaga, pagpapalain kita. Oh. Obvious, sablay na yung mga desisyon ni Abraham dito. Yeah. Pero ang buntot pa din, pagpapala pa rin. Diba? Yeah. So, kumbaga, nandun pa rin yung kanyang pag-alalay. Eh. So, nakaka-ano lang. Kumbaga, pag alalahanin mo talaga
yung ginawa mong mga mali bago ka naging Kristiyano. 'Di ba? So ma-appreciate mo ang Diyos eh. Mm-hmm. Kagaya ng ginawa niya kay Abraham eh. Kasi I'm sure lahat tayo, walang pwedeng magsabi dito malinis tayo eh. Yes. Titimbuang tayo diyan pag sinabi natin ganoon, 'di ba? Alam natin lahat tayo may pinagdaanan na hindi maganda. Yeah. Etong si Abraham eh kahit na mananampalataya na siya sa Panginoon, meron siyang mga pinagdadaanan pa rin na hindi maganda. So, pero nandun yung kabutihan ng Diyos. Yung nga, yung the goodness of God. Na kumbaga, mali ka, itutuwid kita. Ang maganda naman dito, linawin natin ha. Okay, may promise sa yung Panginoon. Pag pinamukha niya sa'yo na mali ka, matuto kang humingi ng tawad. At pag humingi ka ng tawad, di ba, ang pangako niya, patatawarin ka niya. Mm-hmm. Di ba? At kalilimutan niya na yung pagkakasala mo. Hindi lang yun. Ibi-bless ka pa niya. Di ba? So, di ba parang may bonus pa? Yeah. Pero tingnan mo, pag hindi ka humingi ng tawad, di ba? Patuloy na mangyayari yung mga bagay, paulit-ulit, nagiging cycle sa buhay mo. Kung ano yung pagkakamali mo noon, ang araw, yun pa rin ang pagkakamali mo, paulit-ulit. Kasi ang key, hindi ka humingi ng forgiveness. So, kung gusto mong pagpalain ka, humingi ka ng forgiveness. Di ba? Yeah. Okay, praise God. Parang, ano pang makikita niyo po rito? Sabi niya, this is to cover yung pinakahuli. Ano ba sabi niya dito? This is to cover the offense against you before all, no? Who are with you are completely vindicated. So, kanino po sinasabi ito? Kay Sarah. So, ano po yung sa Tagalog yan gusto sabihin? Siya ay he was vindicated. Pinawalang sala or nilinis or inayos or ano yun? Yeah. Parang pinatunayan na pinatunayang walang sala. Parang ganun. Vindicated. Pastor, may tanong po ako. Okay, sino po yun? Si Sir Marian. Sir Marian. Okay, sige po. May tanong po ako regarding doon sa sinabi ni Pastor Jeff na pag ikaw ang leader at may mga followers ka na sumusunod sa iyo, kung mabuti ka man o hindi maganda ang ginagawa mo, susundan ka ng mga followers mo dahil naniniwala sila sa iyo. Paano po kung ang leader mo talagang nadideceive niya yung mga followers niya, naniniwala sa kanya, pero hindi siya talaga maka-Diyos. Paano yung mga followers na sumusunod sa kanya? Maliligtas ba sila? O responsibilidad sila nung leader nila? Diba? Responsibility pong, niya? Una po, malaking responsibility ng leader. Mananagot siya sa Panginoon kung dali niya sa mali yung kanyang mga followers. Mm-hmm. Kasi una-una, hindi niya naman talaga followers yun, followers ng Panginoon. Or in the sake of politics, halimbawa, sabi natin followers niya nga. Pero ang tanong, maliligtas ba or may kasalanan ba yung mga followers? Obviously, meron din kasi may participation sila eh. Tandaan natin, meron tayong free will na tinatawag. No? Mm-hmm. Hindi tayong i-deceive, pero the Lord, katulad sa storya na to, the Lord is just na lagi niya ipapakita sa iyo kung ano yung tama at mali. Kumbaga, ipaparamdam niya sa iyo, papakita niya sa iyo, at lagi kanya bibigyan ng pagkakataon bago kanya husgahan kung namamili, no, naayon sa iyong kalooban na tama ba talaga itong ginagawa ko o hindi. Kasi at sabaw, nakikita naman ng Diyos ang puso ng mga followers nung kung... Amen. Opo. Yeah. Kung halimbawa, talagang na-deceive yung follower, I'm sure God is just na hindi sila panagutin. Kasi, kumbaga, parang katulad nung kay Abimelech, hindi pinanagot. Kasi, na-deceive nga eh. Di ba? Yeah. Pero kung umayon ka, na, kumbaga, with participation pa, at, kumbaga, parang yung, kumbaga, ginawa ni Sarah, partly mali din siya doon. Kumbaga, importante rin na hindi, kaya nga halimbawa sa isang simbahan, lagi namin sinasabi kaming mga pastor na magdala kayo ng Biblia para i-cross-reference nyo lahat ng sinasabi sa pulpito. Kasi may karapatan kayo na mag-agree at mag-disagree. At sa isang Bible study,
ipaliwanag nyo na, di ba, kaya nga tayo may mga Bible study para maintindihan ng lahat. Nawala yung sound natin. Nawa. Pastor. Yun, meron. Nandun. May tanong si Brother Alvin. Okay, Brother Alvin. Itanong kay Brother Eli Soriano. Paano ba yung mga Katoliko na naniniwala sa pari na ganito dapat ang i-worship natin, ganito dapat ang pag-worship, na-deceive sila ng maling turo. So, ano mangyayari? Hindi sila masisave? Siyempre. Kung ano pong... Good question. Very good question. Tandaan niyo po. Oh, yeah, napaka, thank you for that wonderful question. Yes. Opo, tandaan po nating lahat na halos lahat tayo, kung hindi man, lahat tayo ay galing sa pagiging Katoliko. Yeah. Imagine niyo po yung pagiging just ng Panginoon sa buhay natin. I'm pretty sure. Ganon din ang gagawin niya sa mga kapwa nating Katoliko dati. Kung binuksan niya ang ating isipan at puso sa katotohanan, bibigyan niya ng pagkakataon ang mga kapatid nating Katoliko na makarinig ng salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi sila nakarinig, tayo na may kasalanan kasi hindi tayo nagpahayag. Ah, tayo? Kasi hindi tayo nagpahayag eh. I mean, di ba? Kasi kung hindi nag-share sa akin yung mga nag-share sa akin, edi... Diba, sinabi ng Lord sa kaklase ko nung college, oh, mag-share ka kay Jeff, hindi niya sinunod. O, hindi ko nakilala si Lord. Di ba? Parang ganun eh. Kumbaga, malaki ang responsibilidad nating mga Kristiyano. Kaya nga, we do our best every time in our ministry na ipahayag ang salita ng Diyos. Diba? Kagaya na nakita natin, nasaksihan natin na ang daming kaluluwa sa simbahan, eh, ibig sabihin, somehow we're doing our part. Diba? So, kumbaga, bago natin din tingnan yung kanilang magiging posible na kahinatnan, huwag nating kalimutan na may responsibilidad talaga tayo na parang nakapulot tayo kasi ng maraming pera eh. May responsibilidad tayong i-share sa kapwa natin o kamag-anak natin, kaibigan natin yung pera na yon. Pag kinimkim lang natin yon, tinago natin sa cabinet natin at nabulok at nasira, ayan, mananagot tayo sa Panginoon dyan. Yeah. Nag-share tayo and all, tapos hindi pa rin nakinig. Ayun, eh, responsibilidad nila yon. Yun po kasi yung free will eh. Diba? Kasi tandaan niyo po, ang tanong ng Panginoon pagdating sa heaven. Oo. Pinadala ko sa iyo si Sister Amy, nag-share sa sayo. Ang tanong ko sa iyo, nag-share ba sa iyo? Sasabihin ng tao, ah, opo, naalala ko po eh, kinukulit nga niyan ako pumunta ng church tapos nagsishare siya sa akin, nagte-text palagi yan, pinagpipray ako. Oh, eh ganun naman pala eh. Anong reaction mo? Yun ang tatanungin ng Diyos eh. Kasi yung trabaho ni Sister Amy, okay, check ka na Sister Amy. Good job, my faithful servant. Hindi naman trabaho ni Sister Amy na maborn again yung tao eh. Ang trabaho ng tao ay ang expected ng Panginoon sa tao ay umayon. No, kumbaga doon sa kanyang sinayor sa kanya. At tanggapin siya bigyan ng Panginoon ng pagligtas. Kapag hindi niya tinanggap, ginamit niya yung free will, yung bad side of free will na no, thank you. Ano yung busy ako eh. So, then the Lord will judge that person. We don't have the right to judge the person. Ang karapatan natin, ang responsibilidad natin, mag-share ng gospel. Mag-imbita. Ngayon, kung tumanggap, hindi pumunta, problema nila 'yon. Basta ang problema natin, kasi pag tayo naman ang tinanong, nag-share ka ba? Nag-invite ka ba sa church? Nag-invite ka ba sa Bible study? Pag sinabi mong with all clear conscience, opo naman Lord, may listahan pa nga ako ng mga pinagpe-pray. Eh, pag dumating sila o hindi, nakinig man o hindi, tumanggap o hindi, wala na tayo doon. Kasi hindi naman natin sakop ang free will nila eh. So, dun sa tanong ni Sister Amy, paano kung nasharean naman, pero hindi naman tumanggap, ay responsibilidad na po nila yun. Kagaya po natin, kung hindi tayo tumanggap, wala po tayo ngayon dito sa simbahan. Yeah. Malamang namumuhay pa rin tayo ng kagaya ng pamumuhay natin dati. Walang change life, walang change heart. So, ganun pa rin. Pero nandun pa rin tayo sa proseso. Hanggat buhay ka, nasa proseso ka pa rin na hinahanap ka ng Panginoon at patuloy kanyang inire-reveal niya yung sarili niya sa'yo. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya ako,
Tanong mo, ikaw. May tatanong pa siya. Isa pa raw. Opo, $10 po ka tatanong, ha? Hindi ko alam po anong tatamay mo eh. Tanong ko tanong. Siyempre, sige na. Okay, sa dami ng Katoliko, di ba? Opo. Kaya million-million. Paano natin masasabi ngayon yung grace ng Panginoon sa kanila? Una po. Paano natin apply ngayon? Kung let's say God on Diyos, sa million-million na Katoliko, saan na ngayon yung grace na talaga nasa-save tayo by grace ng Panginoon eh, di ba? Yes, paano po. Paano apply ngayon sa mga katulad ng Katoliko? Ako po, ang unang paniniwala ko, kasi dati naalala ko noon, may nagsabi na, oh, kayo mga Katoliko, hindi kayo masisave. Diba? Hindi naman po ako nag-agree doon. Kasi po, hindi naman base sa religion ang salvation, base sa relationship. Kasi po, una-una, naalala ko, technically, nung Katoliko pa ako, ewan ko kung naalala nyo, nung Katoliko pa kayo, di ba there was a point in time na tumanggap din naman tayo sa Panginoong Jesucristo? Technically, ha? Kasi, diba? Hindi nga lang tayo namumuhay bilang Kristiyano na tamang Kristiyano, pero teka, technically, di ba? Tumanggap tayo. Dahil Jesus pa rin ang ano natin eh. Pangalawa, naniniwala po ako no, na may mga Katoliko ako someday sa langit na makikita ko. No? Yes. Na legit Katoliko, pero makikita ko. Ngayon, paano nangyari yon? Kasi naalala ko lang na may panahon sa punto ng buhay ko na hindi naman ako practicing Catholic, pero since 19 years, 20 years of you were born a Catholic, siyempre, nandun sa puso mo yun na ang hirap iwan bigla-bigla since may bago kang nakilala na relationship or pananampalataya. There was a point in time po na parang mas naging conscientious Catholic ako noong nakilala ko si Kristo. Tinanggap ko si Jesus as personal Lord and Savior. So, Christian ako technically. Pero sa umaga, nag-church ako sa Christian Church. Sa hapon, since na babagabag yung damdamin ko, nagigilty ako, nag-church ako sa Catholic Church para lang mawala yung guilt. So technically, it puts me na under pa rin ako ng Catholicism dahil Catholic ako eh, dahil nag-church pa rin ako, di ba? Pero technically rin, nag-accept ako as Lord and Savior. Saved ako. So it's possible. Kasi while in the process na nakikilala mo yung Diyos, talaga naman legit, tinanggap mo siya bilang Panginoon at Tagapagligtas, legit na Kristiyano ka sa puso mo. Although pumupunta ka sa Catholic Church, sa Catholic Group, at dinideclare mo pa rin sa Facebook mo na Catholic ka, or sa sign of the cross ka bago kumain, para sa akin, it doesn't matter kasi hindi ganun kapeti ang Diyos. Eh. Yes. Kung yung magnanakaw nga, buong buhay niya, magnanakaw, last 2 minutes ng buhay, parang basketball, naka-angkla pa papuntang langit eh. Paano pa kaya ikaw yung talaga nag-decide na nagbago? Tapos sasabihin sa'yo, Katoliko ka lang dahil hindi ka pupunta ng langit. Napakababaw po nun. Para sa akin, yung talagang puso na ikaw ay tumanggap sa Panginoon kahit Muslim ka pa at patuloy kang pumupunta doon sa mosque mo. Pero sa puso mo, tinanggap mong Panginoon. Dahil under ka lang ng culture eh. May cultural pressure. Yes. Diba? Para tong si Abraham, may cultural pressure. So, kumbaga, pero sa puso niya, alam niya na mahal niya ang Diyos, tinanggap niya. Pero ang Diyos lagi natingin sa puso, hindi sa affiliation natin sa Catholic ka man, Muslim ka man, or Mormon ka man. Pastor, ano. Yeah. Can I add something? Sige po. Regarding Catholic, ang nanay ko po, sagrado Katoliko. Mm-hmm. Napakatigas niya magmula talagang sagrado Katoliko hanggang sa mamatay siya. Mm-hmm. Ang mga pinsan ko na mga Kristiyano, sinasabi nila Ate Mary Ann, pumunta kami sa bahay niyo, pinagpe-pray namin si Nana Ligaya, ayaw niyang tumanggap dahil ano matigas talaga ang ulo ni Nanay Ligaya, saan kung ganyan. Mm-hmm. Paki-ano mo si nanay mo, baka hindi masave. Sabi ko, alam mo, mas mauuna ang nanay ko sa heaven kesa sa inyo. Okay? Mm-hmm. Kung naniniwala ka sa Diyos, si nanay magmula, pagkagising niya, nagdadasal, nagro-rosaryo,
palagi yan nasa isipan Diyos. Hindi, it's not about religion. It's about your relationship. Sabi kong ganyan. Ang relation ng nanay ko masigit sa inyo. Sabi kong ganyan. Kaya mas masisave siya. Kung anong paniniwala niya, kung anong believe niya sa Diyos, kung anong relationship niya, doon siya. Huwag niyong pilitin siya. Sabi kong ganyan sa kanya. Kaya ang Katoliko, Muslim, or whatever, si Besad galing sa Muslim, maging Kristiyano, kung ano ang relationship mo, it's not about the religion, it's about the relation. Yun ang hindi naiintindihan ng mga ibang tao, pastor. Na bakit nung panahon ba ni Abraham, nandiyan ba si Jesus? Wala, di ba? Bakit ka masasave in Jesus' name? You going to save in Jesus' way, not in Jesus' name. You have to follow Jesus in His way, not in His name. Marami nagsasabi, in Jesus' name, I'm going to be saved. Pero pagdating kinabukasan, panay kawalang yan pa rin ang ginagawa dahil they're using the name of Jesus, but they're not going to use the way of Jesus. You know? Yan ang isa sa mga ano mga wrong na mindset ng tao, especially sa mga ibang Kristiyano at ibang Katoliko, na akala nila pag sinabi nila in Jesus name I'm going to be saved, no, God is just. Alam niya kung ano yung puso natin. Hindi natin maluloko ang Diyos na hanggang sa maggumawa tayo ng kawalanghan, hanggang sa kawalanghan ng kawalanghan, hindi bale kinabukasan mangingi ako ng tawag sa Diyos at patatawarin niya ako. No, God is not like that. You cannot mock God, you know? Kaya po, kaya magugulat tayo. Hindi ako naniniwala na ang mga Katoliko hindi masasave, ang mga Muslim hindi masasave. No. Ang mother-in-law ko, napakababait, napaka-grabe. They love Jesus. They love Jesus from their heart. Kahit na hindi nila naniniwala na si Jesus Son of God, they love Jesus as a prophet. And they're going to be saved kasi ang puso nila is sobrang talagang malinis. And I believe Jesus, God is will save them. And they're going to heaven. Kaya po minsan magugulat tayo, no, na siguro pagdating sa heaven, may mga tao tayong makikita doon na, oh, ba't nandito yan? Diba? Kumbaga, exactly. Hindi naman, hindi ko naman nakikita sa church yan. No? Hindi naman ano yan. Or may mga tao sa church na magulat tayo, wala sa heaven. Di ba? Exactly. Natin, diba, sabi nga sa Bible, sabi nga, God, I call your name and I wasn't. No, you know, and I don't know you. Lagi po ang Panginoon, nag-agree ako doon na tumitingin sa puso natin. Pero i-remind ko lang po kayo na there's a power in the name of Jesus. Kaya sinasabi na lang maraming tao na in the name of Jesus, no. Ibig sabihin nga rin po noon, katumbas din 'yon ng sa pamamagitan ni Jesus or in through the way of Jesus. Ganun din po 'yon. Kumbaga, nag-agree din ako na maraming tao na ginagamit 'yon para lang, you know, to pursue yung kanilang mga personal gain or whatever, no. Tandaan po natin na importante rin na hindi lang enough na kilala natin si Jesus, no. It is, yes, what is required is we accept Jesus as our personal Lord and Savior. Yun po yung pinaka-importante. Kaya po halimbawa sa isang tao na Katoliko sa buong buhay niya. Tapos there was a point in time na talaga naman tinanggap niya ang Panginoon. Wala lang nakakaalam, siya lang at saka Panginoon. Pero every Sunday, makikita mo siya, pupunta pa rin siya, nag-rosaryo pa rin o ano. Pero sa puso niya talaga, tinanggap niya eh. You cannot take it away from him or her dahil si Lord ang magja-judge noon. We cannot judge the person. Ito, pupunta sa langit. Ito, hindi. Yes. In fact, magiging careful tayo doon. Huwag natin gawin yun. Ano? Kasi diba, nakita natin, medyo totomboy-tomboy o babaklabak lang itsura. Naku, hindi pupunta na langit yan. Mahirap yun. Kasi tandaan natin, relasyon ang nagpapapasok sa langit. Dahil parang sinabi natin na buong buhay nung magnanakaw, naku, sigurado hindi pupunta sa langit yan. Tama, nakapako pa nga ngayon. Di ba? O binagbabayaran niya kasalanan niya, nakapako pa yan. Ayaw mo siya mamatay, papunta sa impyerno. Diba, mag-ingat tayo. Kasi ang nagde-decide ay Panginoon. Sa huling sandali ng magnanakaw na yan, humingi siya ng tawad. Amen. At humiling siya, sabi niya, Panginoon, eh, huwag niyo akong kalimutan. Anong sagot kagad ng Panginoon? Hindi nag-isip pa, yung parang ate ka lang. Bigyan mo ako ng mga 3 days bago kita sagutin. Babalikan kita. Hindi ganun eh. Right there and there, nasabi ng Panginoon, I'll see you in paradise. Diba? Ibig sabihin, may heaven talaga. So, importante po maintindihan natin bilang Kristiyano na kahit sinong pumasok sa pinto ng simbahan natin, huwag natin silang ile-label na Catholic yan, Muslim yan,
Baptist yan, or Mormon yan, or Iglesia ni Christian, or hindi ma- or atheist yan, or bakla yan, or tomboy yan, or adulterer yan, o magnanakaw yan. O, hindi natin sila pwedeng i-label ng ganun. Ang pwede mag-label sa kanila at mag-judge ay Panginoon, kagaya ng ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang trabaho po natin ay ilapit sila kay Kristo. Yun lang. Wag tayong lang magpasto sa job description natin. Kasi once na nag-isip na tayo ng hindi maganda o masama sa kapwa natin, na ginudge natin na, teka lang, Sister Mariana, tatawagan lang kita kasi alam mo naman to nanay mo na to, eh hindi naman talaga tumatanggap. Ang tigas ng ulo. We cannot label a person na ganun. Malay mo, habang tulog ang tao or comatose, di ba, pinagpipray ng pastor, pinapatanggap ng pastor, nakikinig pa, tapos tumanggap siya sa isipan niya, counted po yun. Imagine nyo nga, ang daming Muslim nagpatunay. Nasa pamamagitan ng panaginip, ha, habang natutulog sila. Eh, tinanggap nila si Kristo. Idinalaw sila ni Kristo sa panaginip. Mm-hmm. Diba? Eh, kung tutusin, ang sarap na experience nun. Diba? Naging Christian ka dahil natutulog ka lang, wala kang kahirap-hirap. Diba? Yeah, that's blessed experience. Yeah. So, imagine nyo po na lagi nyo po tatandaan, may job description ng Diyos, siya ang huhusga, siya ang magkukwalify sa tao, siya ang magle-label. Hindi natin trabaho yun. Ang trabaho lang po natin, huwag niyong kalilimutan, huwag tayong lalagpas, ilapit ang lahat ng tao sa Panginoon. Yun lang. Kung tatanggap sila, then good for them. Kung hindi, ay nakakalungkot man sa puso natin, pero we cannot play the part, yung free will nila. Kagaya din ng hindi nila pwedeng i-play yung part ng ating free will. Amen, yeah. Amen. Amen. Okay. Pastor, dagdag ko lang. It's pagka na-share na natin yung gospel, it's the work of the Holy Spirit na. Amen. Ang mag-follow up noon. Oh, kasi pag tiniredretso natin, sister, holy pilit na tawag. Yeah. Kaya minsan sabihin natin, baka hindi siya saved, but it's the, kasi diba 3-in-1 din naman tayo. Mm-hmm. Meron tayong physical, body, then spirit and soul. So it's the work of the Spirit, the Holy Spirit in us na bring us to God. Mm-hmm. I agree. Kasi natanim na yung seed, natanim na yung seed sa puso ng tao. Yeah. Pastor, mag-share lang din ako. Sige pa. Sa mga kapatid Catholic, kasi ang family ko Catholic pa rin sila. Pero tandaan natin na magpasalamat ako kasi ang Bible binabasa na ng mga Catholic. Hindi gaya nung panahon natin, amen, binabasa lang yun sa homily, di ba? Yeah. Ngayon talaga nagbabasa na sila ng Bible. At the same time, pag nag-share tayo sa kanila, talagang ninanam na nila at nire-research na rin nila. Yun ay pagpasalamat natin. Amen. I agree with you, Tita Pepot. Ang tatay ko ay Catholic hanggang ngayon. Ang nanay ko ay Catholic hanggang ngayon. Ang nag-iisa kong kapatid na babae, Catholic hanggang ngayon. Mm-hmm. Kapamangkin ko, Catholic hanggang ngayon. I mean, pastor na ako, ah. Pero imagine mo yon. Pinakamalalapit na tao sa akin na ayoko pumunta sa impyerno ay Catholic. Pero ang tanong, Christian ba sila? Yun ang hindi ko alam. Maaari kasing tumanggap sila, eh. Ang kagandahan ngayon, sabi nga ni Tita Pepot, noong araw, kung ano lang sabihin ng pare, yun na yun. Di ba? Hmm. Bahala ka na mag-interpret doon. Yeah, pero ngayon, every Sunday po, nanonood ang tatay ko sa service natin. Ang nanay ko. Top fan pa nga siya. Eh. Nakikita ko doon. Share siya ng share. No? Siguro maaaring proud lang siya dahil yung anak niya ay pastor. Maaaring ganun lang ang motibo niya. Pero, sabi ni Tita Fen, sabi ni Tita Girlie kanina, laging nagtatanim ang Holy Spirit. Kaya kapag kausap ko na sila ngayon, napaka-open na nila na alam niyo na patungkol sa salita ng Diyos, natututo sila. In fact, every time na ako po ay nagkakasal, I make it a point na I can relate to the people na nakikinig kasi hindi naman lahat yun Christian. So ang ginagawa ko po sa kasal, ginagawa ko po siyang pagkakataon na i-share yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng konteksto ng kasal. So pinapakilala ko si Kristo sa pamamagitan noon. So nagkukwento ako. So doon, na-realize nila na ganun pala ang Diyos mapagmahal. Kaya po, madami po akong kinasal na dati pong guest
sa pinagkasalan ko. So kinukuha nila ako dahil, ay nakita po kita kasi nagkasal. Guest po ako doon. Hindi to Christian. O siyempre, unang requirement ko, kailangan magkaroon tayo ng counseling bago ka tayo kasal. Pangalawang requirement, ay Christian wedding yan. Kailangan Christian ka. Hindi lang po pwede na magki-Christian wedding tayo, hindi ka Christian. Eh paano po ba maging Christian? Ay simple lang, tanggapin mo lang si Jesus. Eh di tanggap naman. O di at least panatag ang kalooban mo na kapag-share ka ng gospel. Ngayon, kung ipamuhay nila, sa kanila na yon. Yeah. Kung ituloy nila, sa kanila na yon. Huwag mong i-stressan yung sarili mo. Na, alam mo yun, kasi ang Holy Spirit, namumuunan yan. Huwag kang manghihinawa. Dire-diretso lang. Share lang ng share. Bible study, service, everything, fellowship, iba, discipleship, evangelism. Huwag kang titigil. Kasi nagtatanim ang Holy Spirit. Minsan, tayo nag-share, sa kabila nag-church, okay lang yun. Huwag kang magalit or magtampo. Ano? Yeah. Kasi Kristiyano pa rin yun. Papasok pa rin sa heaven yun. Counted pa rin yun sa pogi points mo kay Lord. Dahil, kumbaga, huwag kang, kumbaga, hindi naman tatanungin doon sa heaven bago ka pumasok. Teka, lafilnas ka ba? Hindi naman tatanungin ka, ikaw ba ay tumanggap? Kristiyano ka ba? O, pag sinabi mong oo, pasok ka na, di ba? Pero yeah, nakasimple kasi minsan kinocomplicate ng mga theologian ng ano eh, ang theology. Pero simple-simple ang ano, ang theology ng Panginoon, tanggapin mo ako. Yeah, yeah. Yun lang yun. Sure. Paano hindi mga nakatanggap, Pastor? Alin po? Yung nga po, paano po hindi nakatanggap? Kasi rason ba nila hindi nila talaga tinanggap or wala silang pagkakataon tumanggap? Una, Pastor, may tanong po ako. Sige po. Hanggang ngayon, kami ni Besa, nagtatalo kami. Mm-hmm. God is so loving God. Napakabait ng Diyos. Mm-hmm. Kahit ang mga isda, mga ibon, lahat, talagang napakaganda ng kanyang art na talagang binigay niya ng buhay ang mga lahat ng may buhay. Pero ang mga tao na binigay niya ng buhay at nagkasala, ilalagay ba niya, dadalhin ba niya sa impyerno dahil sila ay naging makasalanan dito sa lupa? O talagang walang impyerno? Na ang Diyos ay talagang Diyos na talagang mapagmahal. Uh-huh. And then, sinasabi, nagtatalo kami ni Besat palagi dahil pati yung mga kaibigan niya na mga Muslim and everyone, hindi sila naniwala na may hell. Okay? Uh-huh. There's no hell. Sabi nila, walang impyerno dahil ang Diyos ay talagang Diyos na talagang mapagmahal na Diyos. Kung ang aking ama na inilagay ako sa lupa at naging makasalanan man ang kanyang anak, ilalagay ba niya ako sa kumukulong langis at papatayin niya ang aking kaluluwa dahil ako'y nagkasala? Hmm. Hindi ba tatanggapin niya ako dahil kahit naging makasalanan ako? Hmm. Lahat sila nagsasabi na walang impyerno. Ang impyerno nandito sa lupa. Mm. Ano niya doon, Pastor, na talagang walang impyerno, talagang ang Diyos ay talagang mapagmahal na Diyos na hindi niya hayaang ang kaluluwa ay mapunta sa impyerno dahil naging makasalanan dahil sa sobrang kasalanan ng mundo. Mm. Dahil hindi rin natin masisisi kung pumatay o nagnakaw dahil nagugutom ang pamilya or naging napumatay dahil kailangan niya mag-revenge dahil pinatay ang kanyang pamilya. Maraming dahilan eh. Mm. I know God is a just, pero hindi rin makatarungan sa mga tao na pinatay niya ang pamilya or whatever dahil may reason siya. Yun ang isa sa palagi namin pinagtatalunan ni Besad. Opo. As a Muslim and ano. Sagutin po sagutin po natin yan base sa konteksto ng Biblia. Unang-una, lahat tayo nagkakasundo, di ba, na mapagmahal ang Diyos. No? Pangalawa, lahat tayo nagkakasundo. Siyempre, ayaw na ayaw niya na lahat pumunta sa impyerno. Kung meron man. Di ba? Kung meron man. So, ang tanong dito is, may impyerno ba? No? Well, definitely, sinasabi ng Biblia, there is hell. Meron, nag-exist siya. Ngayon, bakit ang loving God na mapagmahal, mapagpatawad, hahayaan na mapunta ang kanyang anak doon sa impyerno. Dalawa po kasing klase ng kategory ng anak ng Diyos. Una, technically, dahil tayo ay human being, nasa atin ang DNA niya.
know, we were created in His image and likeness. Technically, masasabi natin, we are children of God. Pero may isa pong perspective pa, ang pagiging anak ng Diyos. Yun yung mga tao na tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, how can be a loving God, no, can send people to hell? Una, di ba? Meron na pong mga pamantayan sa Biblia na tinatawag na pag-ibig ng Diyos will cover multitudes of sin. Of course, if you ask for forgiveness. But if you are a person na proud, mayabang, feeling mo Diyos, no, ang sabi ng Biblia, ako ay Diyos na mapanibugho. I am a jealous God. And ako ang gumawa sa iyo at binibigyan kita ng pagkakataon makipagrelasyon sa akin. Pero ayaw mo, proud ka. Then, there is tinatawag na wrath of God. Okay? Yung wrath of God ay makikita natin na sa mga naunang chapters na nabasa natin. Naalala niyo yung Noah's flood. That is a wrath of God. Meron kasi sa pagiging just, ito ang intindihin natin sa pagiging just, kasi naka-focus lang tayo sa pagiging just at makatwiran ng Panginoon o kahit ng tao na magiging mapagbigay, mapagmahal. Yes, that is being just. Pero sa justice, yung word na justice, na pagiging just, meron din na may deserving kasi na pagbigyan at mahalin kahit na nagkasala at patawarin. Pero sa kabilang side ng justice, ng pagiging just ng Panginoon, meron din naman deserving na tumanggap ng mga consequences. So dalawa po yung timbangan. Isa pong timbangan na tatanggap ng pagpapala, isang timbangan na hindi. Dahil nga base sa free will na binigay sa atin ng Diyos. So meron tinatawag na wrath of God. Ngayon, yung Noah's flood, Sodom and Gomorrah. So doon pa lang, kitang-kita na just ang Panginoon. Lahat ng sumunod, makipagrelasyon, magmahal sa akin, suklian ang pagmamahal ko, ng pagmamahal, mabuhay ng tama, mabuhay ng may katwiran, for I am a holy God and will live a holy life. Then, you will receive blessing. Hindi naman siya nagkulang doon, kahit nga sablay-sablay pa itong si Abraham. Di ba po? Pero, doon sa mga tao po na talagang tinalikuran ng Diyos at talagang sinabi nilang hindi ka nag-exist, hindi kami naniniwala sa iyo. Baga talagang in their heart nag-decide sila, una walang Diyos, hindi kami naniniwala sa iyo. Wala as in wala ka sa amin. Then he will decide na dalhin doon sa side ng wrath of God. Kasi nga just siya, just kumbaga. Pwedeng bigyan kanya ng blessing, pwedeng bigyan kanya ng consequence. Yun yung pagiging just. Parang dinala sa korte, pwedeng pawalan sala ka, kagaya ng ginawa kay Abimelech, vindicated. Pero pwede ka rin bigyan ng hatulan ka ng kaparusahan. So itong mga tao na to na hindi tumanggap ay hahatulan ng Panginoon someday. Kaya nga pag namatay ang tao, useless na nating ipanalangin kasi patay na siya, nag-decide na ang Panginoon eh. Kailan mo dapat ipanalangin? Ngayong buhay pa lang. No, ipanalangin mo na mahal mo sa buhay, panalangin mo yung mga tao na gusto mong pupunta sa church. Ngayon ka mag-imbita. Alam mo yun? Kasi pagpatay na, kahit anong puri natin sa patay na yan. Kumbaga, nag-decide na ang Panginoon dyan. May pinuntahan na yan. Hindi natin alam kung saan. Hindi rin tayo pwede mag-judge kung saan sa pumunta. It will always only be God. Mm-hmm. Pero Pastor, you're basing always the Old Testament. Hindi ba kaya nga dumating si Jesus hindi para sa Old Testament, hindi para sa Old Law, kundi sa New Law and all about love, unconditional. What I'm saying is it doesn't mean na sinasabi ni Jesus na hindi relevant ang Old Testament. No, what he is saying is kumbaga parang upgraded version yung ginawa ni Jesus eh. Kumbaga, this is the old way for you to be saved during the Old Testament. Now this time this is a better way. Ako na yung sacrifice, imbis na mag-sacrifice kayo, ako na, parang ganun. But hindi pwede nating abusuhin yun na kumbaga na okay total eh sinave na ako ni Jesus. Eh di kahit na pumatay na ako ng tao or ano pa man, eh total save na ako. Eh wala nang bawi niyan, topo-topo barega na, parang ganun. So hindi justice pa rin. Kumbaga
we are saved by grace, hindi natin pwedeng ipagyabang, no, sa pamamagitan ng ating pananampalataya through our faith. But still, may manifestation dapat yung salvation. 'Di ba? May change of heart, change of life, change lives, nagiging matulungin tayo, nagiging compassionate, mapagmahal sa kapwa, no, nakikita sa buhay natin. No, pag hindi naman nakikita, ibig sabihin noon, hindi pa talaga saved. No, kasi alam niyo po, sa simbahan, minsan kinakategorize natin, nag-church yan sa Lafil na, sabihin natin, Christian yan. Ay, pwede nating i-categorize na attendee or member or whatever dahil may listahan tayo. Pero, Diyos pa rin magkakategorize kung sino ang saved o hindi. Dahil silang dalawa nag-uusap eh. Wala naman tayong alam doon sa usapan nila. Di ba po? So, siya talaga ang magde-decide. No? Kasi pwedeng, I can do that for a show, pero hindi naman pala ako talaga Kristiyano. Pwedeng ilagay ko sa mga application form, ako ay Christian o religion nakalagay, Christian, born again or Nazarene. Pero sa pamumuhay ko, hindi naman nakikita, it doesn't matter. Kumbaga, Diyos pa rin ang magsasabi kung tayo talaga ay Kristiyano. Sabi nga natin kanina, sabi nyo nga, ang Diyos lagi natingin sa puso. Di ba? Amen. Thank you, Pastor. You're welcome. Go ahead, Pastor Bert. Okay, sige po. Para, praise God, salamat po sa mga talakayan na yan. At napaganda po na tayo ni maraming natutuhan. Yes. At sa kahuli-hulihan po, meron pa po tayong ilang pang verse na natitira. Isa na lang, ano? Last two. Okay, dalawa na lang po. 17 and 18. 17 and 18. Pakibasa na lang po. Ako na? Apo. And then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his female slave, so they could have children again, for the Lord had kept all the women in Abimelech's household from conceiving because of Abraham's wife, Sarah. Okay. Praise God. Dito po ay makikita natin sa huling verses, no? Na makikita natin na ang Panginoon pa rin ay napakabuti niya, no? Na alam natin dito na even Abimelech accepted, no? Yung makikita natin yung she submit, no? Even to the will of God. And here we can hear makikita natin na even Abraham bilang propeta at taong masabi natin na intercessory man or intermediate between God and man. Siya yung nanalangin dito, no? Kaya dito sabi niya, then Abraham prayed to God and God healed Abimelech on behalf of Abimelech at ng kanyang buong angkan maging yung mga babae, no? Kasi ang nangyari dito, kung natuloy po yun, no? Consequence nga, even yung mga babae ay hindi sila manganganak, no? Mm-hmm. Kaya kung titingnan natin dito, parang ang Panginoon ay kanyang parang pinigilan niya, no? Kumbaga nagkaroon ng yung biyay o pagpapala ng Panginoon sa mga kababaihan. Remember that God is the one who close and open the wombs of women, no? Kaya siya po ang may alam. Sa Psalm 139, alam po natin yun. Na the Lord is the one who formed the baby in the womb. Siya yung nagbibigay ng buhay, no? So dito po sa 17, so dito ay makikita natin na the Lord, our God, sabi niya sa verse 18, had kept, no? For God, the Lord God had kept all the women in Abimelech's household from conceiving. No? Because of Abraham's wife, Sarai. So, yung nakikita natin na parang hindi maganda ay, I believe, sabi nga na at the end of the tunnel, there's a light. No? Parang makikita natin dito, good news pa rin ano, ang nangyari dito. Amen po ba? Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. So, yun, doon na po tayo nagtatapos sa ating pag-aaral sa gabing ito. Patungkol sa buhay ni Abraham at ng kanyang pagkipag-harap kay Haring Abimelech na nakita natin na even though na pumapalpak pa rin si Tatay Abraham, nandun pa rin ang pag-ibig o yung
biyaya ng ating Panginoon, yung pag-alalay sa Kanya, pag-iingat sa Kanya. No? At maging yung mga hindi mananampalataya, kagaya ni Aring Abimelek at ng kanyang bungang kan, maging yung mga babae sa kanyang kaharian, ay sila ay nakaranas ng kanyang pagpapala. No? So praise God, sa gabi pong ito, dalangin natin na kahit na tayo sa buhay natin, kagaya ni Aring Abraham o ni Tatay Abraham, sometimes we are inconsistent, no? In our the way we follow, no? In our faith, sometimes fear coming in or nandun pa rin yung takot sa ating mga puso natin. Pero alam po ninyo na kahit na yung maliit na bagay na yun nating nagagawa, ang Panginoon pa rin ay makapangyarihan, no? God is greater than our fear. Sabi nga, kapag yung pag-iibig ng Panginoon ay nasa atin, if we really love God, no? Sabi nga, love, ano yung sabi niya doon? Perfect love casts out fear, no? Kapag yun ay naging buo sa ating buhay bilang mananampalataya, yung pag-iibig natin sa ating Panginoon, alam natin na ang mga bagay nito ay mapapanagumpayan natin. At tayo'y bilang mga anak ng Diyos, kagaya po niya Tatay Abraham, alam ko po na dun sa Hall of Faith, kaya nandun siya, di ba? Sa Hebrews chapter, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Yeah, 11. Tama. Salamat kay Malaya. Nakalimutan ko. Buti na lang nandito si Malaya. Si Malayang Malaki. Okay, Hebrews 11. Amen. Nasaan na tayo? Nawala na ako ah. Ang logos. Si sister ano ang logos mo, pastor? Eh? Reference. Oh. Praise God. So, yan po ano, sa gabing ito nawa ay dalangin natin na even though we know that tayo bilang mga Kristiyano, we can affect no those who are around us, sa pamilya natin, sa iglesia, sa inyong office, sa inyong community, no, yung nakikita sa atin, no, kagaya po nung nangyari kay Aring Abraham at sa buhay ni Aring Abimelek, na it will affect our relationship, no, sa mga nakapaligid sa atin, kaya tayo pong mananampalataya, tayo po ay tinitingalaan, no, kung ano yung nakikita sa atin. Kaya tayo po ay maging hindi naman po sa maingat, na dapat tayo po talaga ay maging consistent, no, na sa ating buhay Kristiyano, bilang Kristiyano we must be consistent, no, kasi yung inconsistency sometimes, no, na yan ay napapagdudahan, Kristiyano ba talaga yan? Bakit minsan ganito yung sinasabi niya pero hindi nakikita sa buhay niya. So the word, yung salita ng Panginoon at yung buhay natin dapat nakikita sa atin, no? Ipamuhay po natin yung salita ng Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, salamat po sa inyong pakikisama at patuloy na sa inyong pagdalo sa ating talakayan sa salita ng Panginoon sa Bible study ito. Alam ko po tayo ay lalago, ano? Kaya at marami tayong natutuhan at tayo po ay lalago sa ating pananampalataya. At ang aking dalangin na sana yung mga natutuhan natin ay pamuhay natin at kagaya ng nasabi ng ating punong pastor, ibahagi po natin, no? Basta't mag-share lang po tayo na mag-share and ibigay po natin sa Panginoon ang ano, He will be the one to work out in the lives even those who have not yet known Him, o kahit na Katoliko sila, o kahit na sila yung pinaka marumi o pinaka makasalanan. Alam po ninyo, yung biyaya ng Panginoon, kagaya ng nangyari kay Abimelek, na hindi man siya kumikilala sa Panginoon, siya ay nagkaroon ng takot sa Panginoon. Amen. At siya ay pinagpala. So ganun din po ang gawin natin. Amen. So maraming salamat sa gabing ito at sino po yung mananalangin? Mag-close na po tayo.
Praise God. Pastor, sino po yung naatasan nyo? Meron bang naka... Ako na po mananalangin. Oh, sige, si Pastor na po. Jeff. Okay. Manalangin po tayo. Makilang ang masalangit. Maraming salamat po sa gabi na to. Patuloy niyo po kaming tinuturuan sa maliit namin na wisdom, Lord. Sa maliit naming kakayahan. Pilit namin pinagsisiksikan ang inyong malawak na karunungan. Salamat at sa Holy Spirit, tinutulungan nyo kami. Okay. Maintindihan ang mga bagay na mahirap maintindihan. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na lumago ang bawat isa, sampu ng aming makasaman sa Alafilnas. Dalangin namin, Panginoon, na nagpapasalamat kami sa ginawa mo nung nakaraang linggo na pinaramdam mo at pinakita mo kung sino talaga ang Diyos sa aming simbahan. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo lahat ang inyo pong lingkod. Dalangin ko na ingatan niyo po sila sa COVID-19. Balutin niyo po ang aming simbahan. Marami pa po kaming madala sa inyong paanan na kaluluwa at without any prejudice at kami ay mag-share ng pag-ibig mo, Panginoon. Kagaya ng ginawa niyo habang nandito kayo sa lupa. Pagpalain niyo itong gabi na to, lahat po na nakikinig, nanonood at sa lahat po, Panginoon, ng aming miyembro. Maraming salamat sa pagiging banal mo. Maraming salamat sa mga pagpapala mo. In Jesus' name, amen. Amen. Take ko rin itong opportunity na to na magpasalamat. Una-una nga, siyempre sa Diyos. Dahil nga sa ginawa niya ng linggo, naramdaman niya naman yung presensya ng Panginoon. At kahit yung ating district supervisor ay sumulat ng kanyang tinatawag na a few thoughts. So, ito po ay lagi po siyang sumusulat sa lahat. Kasi po si Pastor Greg ay pastor ng mga pastor. Ang trabaho niya po ay pastorin lahat ng senior pastor. So siya po yung pastor namin at pastor nating lahat. Pero halos dalawang beses sa isang buwan gumagawa po siya tinatawag na newsletter. At ipinahayag niya doon ang kanyang kalugdan, yung kanyang tuwa, no? Hindi overflowing joy nung siya ay kasama namin natin noong linggo, no? At pinagmalaki niya sa lahat ng nakikinig ay nagbabasa na talaga naman na naramdaman niya ang Diyos noong nandoon siya sa ating simbahan. Tuwan-tuwa siya at napasarap nga yung kanyang yung kanyang sermon At ako rin ay tuwan-tuwa, no? Higit sa lahat, una sa Panginoon, no? Siyempre sa buhay ni Pastor Greg, sa senior niya at saka sa pagiging supportive niya. Pero tuwan-tuwa rin ako dahil sa reaction niyo lahat, lalo na kayong mga leaders, mga workers. Taos puso ako nagpapasalamat sa inyo. Hindi niyo tinitingnan na ginagawa niyo yun dahil sinusuportahan niyo yung leadership ko. Hindi. Ginagawa niyo yun kasi naramdaman ko talaga na mahal niyo yung Diyos at gusto niyo maglingkod sa Kanya. Hindi po kayo naglilingkod sa akin. Hindi po kayo, you're not doing it to please me. Ako po yung natutuwa dahil nakita ko, nakikita niyo yung purpose niyo kung paano kayo ginagamit ng Diyos maging pagpapala sa iba. Sa maliit na paraan, mayatid natin yung salita niya para po mabago ang buhay ng maraming tao. With that, nagpapasalamat po ako ng maraming sa lahat ng tumulong, napagod physically, pero nakangiti pa rin, masaya pa rin. Ayaw pa rin mo eh, hapon na, katambay pa rin dun sa... Nag-uumapaw sa saya ang aking puso. At alam ko, ganun din kayo. Nag-uumapaw ang mga puso niyo sa saya. Kaya sa linggo, inaanyayaan ko kayo na isuot niyo uli ang inyong mga itim na shirt. Laban niyo na ngayon, ha? Ipakalat ang ipakalat ang chismis na kasi magkakaroon tayo ng picture taking at pupwesto po tayo doon sa may yung iba po nandoon sa balcony, yung iba nasa baba na ng balcony, doon sa may opisina natin. Doon po tayo magpapa-picture taking lahat ng workers. Pagkatapos po ilalagay po 'yan sa ating website at ilalagay po sa bago nating streamer na malaki. So, mag-print ulit tayo ng streamer. Nandun na yung mga mukha natin. Mga bago na. No? So, naalala nyo yung previous na poster natin? So, this time, puro workers na naka-black ang suot to. So, yun po. Naninahan ko kayo na sumali doon. Make sure na sabihin nyo sa iba. Paalala nyo na dalhin nila para isuot nila. No? Yeah. Kahit isuot lang nila during picture taking, okay lang yan. Pero kung masusuot nyo the entire worship
time, much better. So, yun po bilang pagpapasalamat po natin sa lahat ng workers. At saka siyempre, ang Diyos naman full of surprises. I'm sure meron siya nakahandang mga surpresa sa lahat ng workers para ipakita yung pagmamahal niya. Bukod sa pagpapala na marireceive niyo mula sa Diyos. Siyempre, ititreat kayo ng simbahan sa Workers Appreciation Day. That will happen 10 years from now. Joke. May halo-halo. Excited na sana eh. Malapit na. Ako, alam nyo, napaka-init po. Napaka-init sa Linggo. Kaya dapat naka-t-shirt lang tayo. Mainit sa Linggo. One of the hottest day. No? So, dapat nga naka-t-shirt lang tayo. Pangalawa, malay nyo, baka may sorpresa sa inyo na malamig. Malamig-lamig. May reward. May reward sa mga workers. At merong milon, okay na yan. Sa Kapampangan, ang tawag namin dyan, alo-alo. Yeah. Wow. Asat ni Milo at saka ginataan, okay na. Busilak, busilak na ano diyan. Busilak na ang bahala diyan ng ating taga-Early. Ah, ginatan daw o nagtatawag sa ginatan. Early oh, sabi ni Pastor, ano ah. Hindi ako nakatikim niyan. Hindi ako nakatikim. Napakailap ng ginatan niya. Sabi ni Pastor, kahit na nasa tabi namin, hindi kami nakatikim. Ako hindi nga nakatikim. Ako rin, hindi ako nakatikim. Umuna pang naubos sa litsyon yung ginatan eh. Wag daw mag-alala, may ginatan din daw sa Linggo. Kaya. So abangan niyo yan sa fellowship, after fellowship. After fellowship. Station number 2 ba yan? Station number 2 ba, Sir Gerdy? Busin lang sa atin yung ano, yung mga nakapark tapos saka tayo ano, magpapapicture. Anong ginatang ba ang paborito nyo? Nako, ginatang bilo-bilo po. Ayan ang eksperto ko, ginatang bilo-bilo. Nako, ang daming tatanggihan na kita. Ano ang ginatang bilo-bilo sa Linggo? Nako, hindi namin tatanggihan yun. Yan ang eksperto ko, ginatang bilo-bilo kasi hindi ako magagal ng tubig pa na igata. Ginatang at saka milon. Lutong bulakan yan, malamang. Ginatang bilo-bilo lang ako. Yan ang promise. Lutong bulakan yan. Sarap yan. Andito kami sa Sunday, kaya andito ako sa Sunday. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, thank you, Sister Mary Ann. Siguro makatikin na tayo lahat yan. Yeah, andiyan kami ni Besan. We love the spirit. Last Sunday we really appreciate the people and napakaganda talaga. Napaka-organized talagang I can tell na talagang God is good. Amen. Okay, ano, nung Sunday talagang na-appreciate namin ni Besan, special Besan. Sabi niya, "Wow, this is really good." Talagang you can feel the Holy Spirit in the church. Amen. 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 Talaga yung mga workers and ano lahat talaga, praise God, Pastor Jeff. At saka sa mga workers. We are so happy. We are so happy. Kaya lang hindi kami nakatikim kahit na taho. Then naman siya, naka-passing kami ng vessel. Kaya sabi ko, alika na dati, alisa tayo bago tayo matem na kumain. Sabi niya. Eh, halo-halo yan. May halo-halo at saka taho. Yeah, I'm gonna bring the ginatang bilo-bilo. Okay? Amen. Oh. Thank you. Good job, guys. Good job. Good night, everyone. Picture muna po tayo. Picture muna. Picture. Ayun, ano si James? Ah, baligtad po kayo, Sister Amy. Baligtad yung phone niya. Baligtad. Yan. Picture tayo. Picture. Pakibukas ang inyong mga kagandahan. Paki-paki-paki-paw. Ayan. Bishop James. Okay. Ayan. Okay. Okay. Si Sir Marian, ikaw, baka gusto mong sumali. Sir Marian. Ay, wala bang video? Walang video. Ayan. Okay. 1, 2, 3, smile. There you go. And happy birthday po, Tita Lenlen. We love you. Happy birthday. Bye. Amen.